Guys, good morning. Ayan, today kakatapos ko lang magluto ng almusal. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga niluto ko. Ayan, hot dog. Ginisang gulay na may sahog na piniritong isda. Pritong tilapia. Adobong atay, balumbaluna na may kamoteng pinirito. Yan guys, ngayon naman pupunta ako sa kusina para tingnan kung anong pwede kong magawa doon. Kasi kakatapos ko lang magluto, syempre maraming hugasin. Ayan, ito yung aking pinapagawang maliit na kwarto. Ayan, ngayon ko palang kayo na tour dito sa loob na to, lagi lang ano, palagi lang pasilip. Ayan siya, inaano siya ngayon yung sinisiksik yung lupa kasi kailangan siksikin bago i-flooring. Ayan. Ito yun sa kwarto. Parang magsimlaki lang yata yung kwarto at saka yung kusina. Mas malaki yung kwarto. Ay, mas malaki na yung kwarto ng konti. Kesa sa kusina. Ito naman yung sa kusina. Ayan. Nakabalangkas na siya pero wala pa kasi yung bubong. Hinihintay pa namin kaya nakagtenga pa. Ayan, ayan, tingnan mo yung aming bahay, wala mong pintuan kasi nga kadugtong dito. Kortina lang muna yung tinabing namin. Sana matapos na, no? Agad. Naiinip na ako kasi gusto ko na bumukulin yung mga gamit ko, mga abubot. Ayan, dito ako sa kusinaan. Kusina kong squatter. Ayan, kakatapos ko lang magluto. Nakatenga yung mga pinaglutuan ko. Tapos, ano pa? Ay, meron pa pala akong niluto. Sinaritong bain. Ayan, marami akong recipe ngayon kasi nga makunti-kunti, tigko-kunti. Oh. Piniritong daing. Kasi ang dami naming marami kami ano, mga kasama sa bahay. Kaya dinadamihan na yung luto para di sila mabitin. Kaya nga lang kung ano-ano lang. Ay, ang dilim. Ngayon naman, ito ang aking gagawin. Maghuhugas ako ng pinggan. Dahil tambak ang aking pinaggawan. Ayan. Ayan, ang aking ginagawa everyday. Pero, minsan si mami. Kasi yung mga kapatid ko, minsan, busy sa work. Ayan, kaya kami muna. Yung mga walang work, yun yung mga gumagawa ng gawaan bahay. Para sila yung nagwo-work, sila yung nagbibigay ng pambili. Charot. Ayan guys, sabahan niyo akong ligpit dito sa kusina. Ayan guys, kung start na ako, maghugas ng pinggan. Ang hirap talaga pagka hindi mo alam kung anong content yung gagawin mo. Kaya kung ano-ano na lang ang ina-upload. Kasi wala pa akong gamit sa ano eh. Sa pananahe. Hindi ko pa nakasikaso.
Kasi feeling ko kulang yung araw kapag ka talagang magtatrabaho ka dito sa bahay. Parang hindi na uubusan yung trabaho. Kaya hindi ko pa naiisip kung ano yung talagang content na gagawin ko. Meron lang makina doon, yung makina ng kapatid ko. Nahihiram naman sa amin pero wala pa kaming time. Ewan ko si Christy kung magsisimula na siya. Kasi sabi niya, parang balak niyang bumili ng mga tela. Gagawing face mask. Baka yun yung kanyang sisimulan. Kasi nga, dito sa bahay, dahil kasama ko yung malapit ako sa mother ko. Yan, hindi muna ako makapag-focus sa business. Yung ginagawa ko muna, tumutulong muna ako dito sa gawaing bahay dito sa kanila kasi nga marami kami masyado. Kasi si mother masipag. Kaya tinutulungan ko na. Kasi di marunong mag-utos eh. Yun yung mga ibang kapatid ko, yan. Work from home. Hindi ako, wala pa naman akong work. Kaya, pansamantagal, ako muna dito. Habang sinisipag. Kasi hindi naman lahat ng tao masipag. Minsan may time talaga na kahit gusto mong magsipag, tinatamad ka. Pero pag nag-bower ka, iniisip mo lang trabaho mo. Pero pag dito ka sa bahay, marami kang iniisip. Kaya minsan sabi nila yung mga ano daw, mami, parang unfair. Kasi yung mga nagtatrabaho, magtatrabaho lang yun. Pagkas magbibigay ng pera, parang okay na. Pero yung maiiwan sa bahay, mahirap kaya yung ginagawa sa bahay. Lalo na pag marami kayo. Yung miyembro ng pamilya nyo, madami. Okay, hugasin lang. Hugasin, labahin. Lalo na pag maraming mga bata. Mahirap. Lalo na kung hindi naman lahat tumutulong. Lalo ngayon sa panahon ngayon, ang mga kabataan eh, medyo hindi katulad ng kabataan noon. Ang kabataan noon, bago ka maglaro, kailangan nakaligpit ka na, nakalinis, nakalaba, nakahugas ng pinggan. Eh ngayon, ang mga bata, pagkatapos kumain, pupulutin mo pa isa-isa. Kung saan sila kumain, doon na lang nila iiwanan. Ibang-iba talaga ngayon, puro gadget ang hawak. Kung hindi ML, Facebook, YouTube. Ang mga bata ngayon, ganun na eh. Wala ka namang magawa kasi yun na yung, kumbaga yun yung kanilang ano eh, nakakalakihan. Palibhasa ang mga magulang din. Karamihan nagsisipag trabaho na, parang yun na lang yung kanilang pinamamalik sa hindi nila pagsama. Halimbawa, OFW. Kaya parang nai-spoil yung mga bata dahil parang feeling nila doon sila babawi. Yung ibigay yung mga hilig ng mga anak. Ayan, habang nag-hugas ako ng pinggan, mag-chismisan muna tayo. Sinisan. Ayan guys, kung mayroon kayong mga katanungan dyan, pwede kayong magtanong about sa kung anong ayan, baka mayroon may gusto yung magnegosyo din ng mga sisiw dyan. Kasi meron kami hindi naman totally negosyo, 100 pieces lang, hindi naman ganun kadami. Ano lang, para lang kahit paano eh, habang lumalakad ang araw, mayroong mapagkakaabalahan. Kasi nga sa Buhay Provincia, wala naman masyadong pwedeng inegosyo dito. Ang uso dito, ano, rolling store. Kasi sobrang dami naman nagro-rolling store dito. Kung nagro-rolling store ka pa, baka wala nang bumili. Dahil marami na. Lahat ng gusto mong bilhin, nandito na. Pera lang ang kulang. Yan guys, tapos na ako sa ano, sa paligpit dito sa kusina. Ayan, yes, sa ngayon.